Yo, good day everyone, Sky Riva here, man cannot ride. And para sa mga naka 400 NK dyan, malamang sasabihin nyo, uy naku, bakit ganun? Bakit sira yung motor niya? And bakit ganun ang itsura ng airbox ng aking 400 NK? By the way, this is Octavia. And as promised, actually, hindi ko pala na-post yung video na sinabi ko na ginagawa akong eksperimento. Pero eto na, isi-share ko sa inyo kung ano yung ine-experimento ko sa airbox ng aking 400 NK at kung ano yung naging resulta at kung ano yung ginawa kong modification. Okay, so ang sana napapanood niyo yung mga videos na ginagawa ko about fueling, yung about air fuel ratios, about ECU, ganyan. Kasi mas may intindihan yung mga konsepto na mababanggit ko kapag napanood nyo iba kong mga videos. Kasi parang kung uulit-ulitin ko lang palagi, ang humahaba kasi yung mga videos. So medyo nakakatamad panoorin. Okay, so describe muna natin kung ano itong nakikita nyo. So ito yung airbox ng 400 NK. Meron ditong cover. Ito yun. Mamaya, pakita ko sa inyo kung anong ginawa ko dyan. Merong cover. Ito yung tinatawag na velocity stack. Ngayon, ang velocity stack, yan nasa ilalim yan, yung throttle bodies. Ayan. So, nakaklamp yan dun sa ilalim. Okay. Ito yung breather galing sa PCV or positive crankcase ventilation galing dun sa case, sa crankshaft. So, crankcase or case ng engine. Okay. Then, meron dong yung oil deposit, yung hose na yung transparent. So, yung nandito sa ilalim. Okay. So, itong pag humihinga yung makina during the intake, during the induction, yung, di ba yun, is suck, squeeze, bang, blow. Okay? So, during the intake stroke, yung sucking stroke, okay? So, may higup dito ng hangin. Ayan, kita niyo pag bumukas niya, yun, humihigop ng hangin. Yung hangin na hinihigop niya ay dito nang gagaling sa area na to ng airbox. At yung airbox na yan, okay, pakita natin. So, meron siyang ito, yung air filter nandito. Ayan, para siyang pader. Okay, so siya yung dito humihigop ng hangin, yung sinasabi kong plenum, airbox plenum. Okay. So pag humigop ng hangin dito yung dalawang throttle bodies, magkakaroon dito ng low pressure area. So yung low pressure area na yun, dahil ang pressure, gusto niya lagi mag-equalize. Yung high pressure air naman ang galing dito, papasok ngayon dito sa air filter. Papasok siya dito para higupin uli ng makina. Okay. Itong parte naman na to, tanggalin natin yung filter para makita nyo. And takpan lang natin to at baka magdumi. baka mahulog dyan yung 10mm socket. Okay. So, hindi ko alam kung, wait lang, kung makikita nyo, pinamitan ko na ng flash, hindi, ayaw pa rin. Okay. Against the light kasi tayo. Dito kasi, okay, ang makikita nyo, meron ditong small chamber, tapos meron dyan dalawang butas, at dyan dalawang butas na yan, parang may hose, parang may straw. Dalawang pinutol ko na yon. Okay? Kasi yung dalawang hose na yon, yun yung nagka-cancel ng induction. Tumutulong para mag-cancel ng induction noise. Itong chamber na to, okay, pakita lang uli natin ha, para meron kayong idea. Ayan. Itong chamber na ito, na nasa unahan ng air filter, ito ay dinisenyo, syempre para mag-fit sa motor. Kasi yun, fitment sa motor, di ba? Pero ang silbi din niya ay para mabawasan yung induction noise, yung hagok na tinatawag. Karamihan kasi sa mga yung the general public na gustong bumili ng sasakyan o ng motor, hindi naman talaga nila gusto yung maiingay. Yung kasing hagok nito, over long periods of time, kapag hindi ka naman talaga enthusiast, eh maiingay ang kamasakit sa tenga yun. Maraming may ayaw ng ganun. Pero sa atin, katulad nating mga enthusiast, ako, nanggaling ako sa enthusiast ng sasakyan. Ako yung gumawa ng sarili kong race car. So, gusto natin ang induction noise. Okay. So, ang ginawa ko, para mailabas yung induction noise, una, pinutol ko yung dalawang hose na yon. Ano yun eh, parang sobrang dikit nandito eh. So, parang dun lang siya humihigop ng hangin. Ito ngayon, ang mangyayari is ganito. Okay. Tingnan nyo ngayon yung
bagong design ng airbox. Tatanggalin natin itong filter muna. At, charan! Okay, wait lang. Lagyan natin dyan para hindi madumihan nyo. Yung throttle bodies. Ito ngayon yung airbox niya. So, pinutol ko na yung nasa unahan niya. Ayan. Pinutol ko na yung nasa unahang chamber na yan. Ang mangyayari ngayon dyan, may i-assemble natin. Mas madali na ngayon siyang i-assemble, by the way. So, kung maglilinis ako ng airbox, ito na lang ang tatanggalin ko. So, ilalagay ko lang yan dyan. Ayan. Sobrang patong lang talaga. Tapos, meron pa rin siyang 1, 2, 3, 4, 5 screws. So, ibig sabihin, siya pa rin ay maganda pa rin ang seal. Kasi itong area na to, ito yung isi-seal natin. Tapos, yung air filter ay dito. Tingnan natin. Okay. So, ganyan na ngayon ang kalalabasan niya. Kitang-kita na ngayon yung filter, open na siya. Exposed na siya sa high pressure dito na hangin. Okay. Now, so, pag higop ng hangin dito sa loob ng throttle bodies, magkakaroon ng low pressure air dito sa likod ng filter. Yung high pressure air dito, papasok yun. Kumbaga para siyang may ram effect. Ang kagandahan nito, hindi na restricted. Ito. Ngayon, para mas maunawaan nyo, isipin nyo na lang na yung throttle bodies, yun yung lalamunan nyo. Lalamunan natin. Okay? Yung air passages natin. Itong lugar na ito, ito yung ating bunganga. Ito yung ating bibig. Ngayon, itong filter na to, sabihin natin na this is, ito yung sa ilong natin, yung filter ng ilong natin, yung mga buhok sa ilong, yung filter. Meron talaga tayo dapat filter, hindi pwedeng mawala yan. Okay, so ngayon, yung area dito dati na maliit at restricted, sabihin natin yun ay naka-double face mask. O, di ba mas mahirap huminga kapag naka-double face mask? May face mask ka na dahil yung unang face mask is yung pagiging maliit ng area. Pangalawang face mask is yung butas dito ng dalawa na may hose na restricted. So, tinanggal natin yung restrictions. Ibig sabihin, mas makakahinga ng maluwag itong intake system. Itong air box ng motor ko ngayon. And, hindi ko na-sacrifice yung kanyang seal dahil hindi naman sinira yung gasket. May gasket pa rin. Tapos may limang fasteners yung area na to. Okay? Tapos yung air filter, secured pa rin naman. Silyado pa rin siya. Okay? At ang kagandahan, hindi ko pinutol tong ilalim, yung pinaka-base. Dahil, ang mangyayari naman is, siya naman yung magpuprotekta. Kasi, kung titingnan nyo, yan ay nasa, yan ang nakapatong yan dito sa head ng engine. Itong head ng engine, umiinit to. So, kapag yung init na yan, diretsyong nakakaakit doon at na-expose tong air filter sa init, yun yung tinatawag na heat soak. Hindi yun maganda. Kasi ang sobrang init na hangin ay maliit, kukunti yung oxygen content niya. Pag kukunti yung oxygen, hindi maganda yung magiging burn. Okay. So ngayon, para siyang heat shield. Okay, so itong area na to, nagbibigay ng more airflow. Yun namang, hindi ko tinanggal yung nasa ilalim para magbigay naman lang siya ng heat protection from the engine. So, napakasimpleng modification na tinesting ko to sa loob ng 3 araw. At nakabuo ako ng siguro mga 140-150 kilometers. At lahat yun, dinata logging ko. So, ito na ngayon. Ito na yung isi-share ko sa inyo kung ano yung meron bang naging gain. Okay. Again, kung nanonood kayo ng mga videos ko about fuel trims, ECU, yung fuel management, duty cycle, blah, blah, mas maintindihan yung sasabihin ko. Pero isa-summarize ko na lang para hindi tayo lumampas sa 15 minutes. Okay? Noong stock or factory setup yung airbox, ang fuel trims na nakikita ko sa motor ko ay nasa 10-12% na negative. Ang ibig sabihin nun, nagbabawas ng fuel yung ECU dahil nakikita niya na rich yung air fuel ratio.
ang isa sa mga dahilan ng rich air fuel ratio, kapag halimbawa, let's say, okay lahat sa motor, ang isa sa mga dahilan niyan is yung restricted or may bara yung airbox. Ibig sabihin, kukonti yung pumapasok na hangin. So, yung ECU, nakita niya, uy, konti lang yung hangin. Bawasan natin ng konti yung fuel para ma-maintain pa rin yung magandang air fuel ratio. Ngayon, ang nangyari dito nung nag-data logging ako is yung fuel trims na yon, yung long-term fuel trim tsaka yung short-term fuel trim ay nag-improve ng 4%. Ibig sabihin ngayon, nakita ni ECU na, uy, ang daming hangin na pumapasok. So yung binabawas niya ngayon na gasolina sa injector cycle ay kukonti na lang, nasa 6 to 8% na lang yung binabawas niya. At nakita ko na one time nasa 2 to 3% yung binabawas niya. And another time nag 0% yung long-term fuel trim, which is good. Ibig sabihin niyan, dahil nakikita ni ECU, ito si ECU, nakikita ni ECU na uy, madaming hangin na pumasok. So hindi siya masyadong nagbawas ng fuel ngayon. Okay, so more air, more fuel equals more power. Yun naman yung simpleng equation ng power, di ba? More air, more fuel, more power. Okay, now sabihin natin na dyno. Anong result sa dyno? Well, unfortunately, wala akong perang pampadyno. So, at saka wala akong time magpadyno. At saka wala rin akong kilalang nagdadyno ng 400NK. So, hindi ko siya mapapatunayan sa inyo using a dyno chart. Although, palagi nyo naririnig na pinopromote ko ang pagpapadyno ng motor para makita kung meron nga bang gains o wala. So ngayon, ang proof ko na mabibigay sa inyo ng gains is nakita ko na nagbago yung fuel delivery. Nadagdagan, umangat yung fuel delivery. Nagdagdag ang fuel delivery ng 4%. So yung 4% increase na yon, that's a lot. Nagdagdag ng 4% fuel delivery yung duty cycle, yung injector cycle, dahil nakita niya na maraming hangin ang nakakapasok. Now, so ano naman ang patunay nito, let's say, sa pakiramdam ko ng pag-ride? Ang nakita ko is, meron nga, ramdam ko yung sipa. Now, ito, i-share ko na rin sa inyo. Itong ganitong setup, dahil hindi ko naman binago yung air filter at hindi ko binago yung airbox plenum, yung dun sa may low pressure area, hindi ko binago yan. So, naging balanse pa rin yung increase niya sa low RPM, mid RPM, at ramdam ko pagdating sa high RPM, hindi na siya nahihirapang huminga. So, dati parang hirap siyang huminga sa higher RPM. Ngayon, mas maluwag na yung hinga niya sa higher RPM, pero hindi na sacrifice yung lower RPM. Ito, bigyan ko kayo ng isang example. Tanggalin natin to. Yan. Kasi, kapag ang ginawa ko namang modification ay ganito. Ito yung velocity stack, di ba? Kung bibili lang ako ng air filter at ilalagay ko dito dalawang air filter, mas lalong mawawala yung induction, mas lalong lalakas yung induction noise. Gaganda yung hagok niya, rinig na rinig yun. Yun nga lang, ang ganung klaseng setup ay magandang-maganda sa higher RPM. Pero nasasacrifice ng koonti yung lower RPM responsiveness ng motor. Hindi naman talaga siya disadvantage, pero mararamdaman mo na yung sa lower RPM, yun, sa partial throttle, yan, ramdam mo na parang hindi maganda yung airflow velocity ng intake. So hindi maganda yung fuel vaporization, yung atomization, okay. Huwag na tayo magpaka-technical. Basta kapag ganito yung direct intake, ang tawag ko dito is direct intake mode. Yung wala ka ng plenum, may filter ka lang dyan. Minsan nga, wala ka ng filter. Maganda yan sa higher RPM. Sobrang ang ganda ng paghinga ng motor niyan. Pero sa lower RPM, masasacrifice siya. Eh, since hindi naman ako palaging nasa higher RPM, so, minaintain ko pa rin na meron tayong low pressure area zone, yung plenum na tinatawag. Okay?
I will see you on the next video dito sa Man Cannot Write. Thank you so much.